Kasi hindi talaga kami makapasok sa bahay dahil talaga nakalock siya. And alam niyo naman yung gate namin sobrang taas. So good afternoon, guys! Kumusta kayo? Hapon na dito sa amin. And ngayon pa lang ako magbablog. Kasi sobrang tinatamad ako ngayong araw. Sobrang tinatamad ako. Hindi ko alam kung bakit. Kainan pa ako sa higaan. Paikot-ikot lang ako. Pero wasayo kong umalis sa higaan. Parang nahaglo yung katawan ko sa higaan. Ngayon kukuha lang ako ng tubig. Kasi naubusan kami ng tubig sa ibaba. And meron kami ditong reserva. Pag naubusan kami ng tubig, kukuha tayo ng isang galon lang. And mamaya, sabi ng asawa ko mag re-build daw siya ng tubig mamaya. Kasi natulog siya. What? Okay. Just be careful, okay? Yan si Adhang. Gusto niya lumabas. And guys, tignan ninyo. Jump rope. Nagpabilaw ako sa asawa ko ng jumping rope kagabi. And ito yung napili ko. And tingin ko parang hindi siya masyadong maganda. Mayroon doon ako nakita kasi hindi ko alam talaga kung ano yung klase ng jump rope na gusto kong bilhin. And nag-send siya sa akin ng mga photos. And kaya ako to napili, itong jump rope na to, kasi yung handle niya, guys, ito oh. Yung handle niya, rubber. So, pag hinawakan mo, masarap siyang hawakan. Hindi siya yung matigas, saka madaling mahulog sa kamay. Yun yung naisip ko. Can I do my jump rope here? It's up to you, Adham, but be careful, okay? And also, the handle, it's rubber and gold. Yeah. Rope, ngayon siya yung gumagamit ng jump rope ko muna kasi natutuwa siya. Alam ko mga ilang araw lang aayawan na niya yan. Akit na tayo, guys. Tuturuan daw kay guys si Adham kung paano mag jumping rope. Show them, baby. Ay, talagang ay ang galing talaga. Very good talaga. Ay, talagang very good ang baby. Kagabi, guys, tinatry niyang mag-jump rope kasi first time niyang makapag-jumping rope. Hirap na hirap siya kung saan tumatama yung jumping rope. And ngayon, kaka-practice niya, yun, nakuha niya na kung paano. So, what can you say now, Adham? I practice every day now because this is my first time of using a jump rope because I never had a jump rope before. Before, I'm only pretending. This is how I pretend to use jump rope, but you know jump rope. Tuwan-tuwa siya, guys, kasi natutunan niya na mag-jumping rope. And kaya ako bumili ng jumping rope kasi nakikita ko yung mga post ni Ellen Adar na nakita ko madaming nag-jumping rope ngayon and nakakapagpapayat siya. Kaya nagpabila ako ng jumping rope para gusto kong itry mag-jumping rope kung papayat talaga ako. Well, last time na nag-jumping rope ako, guys. So, Diyos ko, batang-batang-bata pa ako noon. Talagang sa kalsada pa ako nag-jumping rope, 10, 20, lahat-lahat ng laro sa kalye na laro ko dati. Ngayon, iba na, nag-level up na yung mga nagja-jumping rope. Pang ano na siya, pang exercise na siya, and pwede na siya sa matanda. Hindi, unlike noon, mga bata lang ang nagja-jumping rope. Ngayon, iba na. Pwede nang ang mga matatanda, and nagiging challenge na siya ngayon. This is my blue titan simple. Ito daw yung symbol niya bilang, ano? What's that? Blue Titans. Kasi mahilig siya manood ng mga cartoons. And yung favorite niya is yung Blue Titans, Sonic. Ayan, yun yung mga favorite niya. And nagdo-drawing siya and nagka-cut siya ng mga papel.
dodrawing niya yung mga badges ng mga superhero, tapos gugupitin niya, tapos gagamitin niya. Ayan, oh, yung ginawa niya. You can see. They cannot see. Wait. Alam niyo ba guys, parang tumataas na naman yung kaso dito sa Maine, kasi alam niyo, dahil nga medyo bumaba na yung kaso dito, tapos ngayon yung mga tao, ayan, nagsisilabasan na, grupo-grupo na sila, tapos hindi na sila nagpe-face mask, yung iba nagpe-face mask pero nakalagay sa anong tawag dito, itong sa chin, tapos nakasabit na lang sa tinga dahil nga nakita nila na bumaba na yung kaso dito. Kaso ngayon, ayan, parang tumataas na naman ulit, and may nabasa naman ako sa Facebook na nagpapaalala na naman yung government ng Qatar na magsuot ng face mask and huwag magkumpul-kumpul ganyan, kasi mataas pa din daw yung case dito sa Qatar. And dati konti lang yung mga namamatay, ngayon parang tumataas na yung namamatay dahil nga siguro ayan yung mga tao wala nang pakialam, ayan sila naglalabasa na naman. Kaya ayan, kami nga ng anak ko, kami dito hindi talaga kami lumalabas. Napapansin nyo naman lahat ng vlog ko, nandito lang tayo sa bahay and hindi talaga kami lumalabas ng bahay since nagsimula yung virus dito. Hindi talaga kami lumabas dahil nga takot ako, dahil alam nyo ba dati bago pa tong pandemic talaga na to, nagkasakit ako kasi nagkasakit si Adham noon, tapos upo nga muna ako para magkwentuhan tayo. Nagkasakit si Adham noon, tapos dinala namin siya sa pedya. That time, sobrang daming tao sa pedya. Sobrang daming batang may sakit. Edi, ang daming tao doon. Tapos, nandun din ako. Ang tagal namin nag-stay doon kasi nga ang daming mga batang may sakit. And then, after that, pagka-uwi ko, ako na yung nagkasakit. As in, grabe yung sakit ko noon. Parang first time kong magkasakit ng ganung katindi. Kasi talagang halos hindi ako makatayo. Talagang yung siguro mga pag madaling araw, nanginginig ako sa taas ng lagnat ko. 49 lagi yung 39 lagi yung lagnat ko tuwing madaling araw. As in, nag-chill ako, tapos talagang nagigising ako sa taas ng lagnat ko, tapos umiiyak ako, tapos natawag ko yung asawa ko kasi nga hindi ko kaya. Sabi ko parang ang sobrang sama ng pakiramdam ko, sabi ko sa kanya. Tapos almost 2 or 3 days yun, hanggang pumunta na din kami sa center dito, sa center nila dito. Tapos yun, ang taas pa rin ng lagnat ko, pabalik-balik siya, as in sobrang hilong-hilo ko. Tapos pakiramdam ko talaga hindi ako gagaling, dahil parang first time ko magkasakit ng ganung katindi simula nung dumating ako dito sa Qatar. Parang yun lang yung first time kong nagkasakit ng ganun. And tingin ko nakuha ko yun dun sa pagpunta namin sa pedya na ni Adham, dahil that time sobrang daming may sakit na mga bata. Baka dun, after dun kasi nagkasakit ako. So ayun, kaya ngayon parang ayoko mag-take risk na lumabas kasi hindi natin alam, di ba? Baka mamaya mahawa kami or mahawa ako. Hindi ko alam kung gano'ng kalakas yung resistensya ko para i-take yung matake ko yung virus, di ba? Kasi nung time na last time na nagkasakit nga ako, gano'n yung nangyari sa akin. Talagang parang feeling ko mamamatay talaga ako. Pakiramdam ko nun deads na talaga ako, kasi nung nag-umpisa yun guys sa lalamunan ko din. Sa lalamunan ko, parang namaga, ganun. Tapos hanggang sa sumakit siya. As nung una, hindi ko pinapansin. Hanggang sa, ayun, nilagnat ako ng mataas na mataas. Kaya ngayon, parang feeling ko, baka mamaya pag nahawa ako or magkasakit ako dahil sa paglabas ko, baka
mamaya hindi ko kayanin yung virus. Diba? Kasi may mga taong nakaya ng katawan nila. Mayroon naman mga taong, yun nga, hindi pinalad. So, ngayon, kaya ayokong mag-take ng risk. Natatakot talaga ako. Itatapon natin tong ginger kasi nag-frozen siya before. Ngayon, nung hinaan ko yung rep, ayan, nag-ano na siya, nagtubig na siya. So, hindi na siya pwede. Kailangan na siyang itapon. Ito, bumili ng bago yung asawa ko dahil alam niya nga na defrost yung mga ginger natin. So, ayan. Ito yung bago nating ginger. Okay, ayaw. Lagay natin sa rep. Ayan. Hindi ko alam kung anong niluluto ko ngayon, guys. Kasi tinatamad nga talaga ako ngayon. Parang alam mo yung parang hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin today. Gusto kong magmahablangka nung isang araw pa. Kaso nga lang, kakala ko kasi noon wala kaming mais. Pero nakita ko dun sa may kitchen, may mais pa pala kami. So ayun, parang gusto kong gumawa ng mahablangka. Ewan ko, titignan natin mamaya kung gagawa ng mga blanca. Kasi kapag sinipag-sipag ako, ayan, sige. Or baka gumawa na lang din ako ng banana cake. Kasi ang dami namin dito ngayong banana. And mahilig kasing bumili yung asawa ko ng saging. Saka yung sad ang paborito niya yan. Pero ang problema kasi, mabilis masira yung saging. And then ang nagiging ending, banana cake. Ayun, yun na lang lagi kong ginagawa. Bababa tayo ngayon, guys, kasi nabobored na daw dito sa bahay yung anak ko. And gusto niya maglaro sa baba. Dito lang tayo sa loob ng gate. Dahil nabobored na siya at kailangan natin siya aliwin kahit paano. Kahit ako, nabobored na dito pero no choice. Kami guys, kaya naglalakad muna kami dahil wala naman tao dito sa amin kaya hindi naman nakakatakot. Yes, hindi naman nakakatakot maglakad-lakad kasi wala kang makikita dito. Adam! Wala kang makikita ang tao din dito sa mga malls lang, madaming tao dito. Ganito talaga dito guys sa Middle East, walang katao-tao kaya sobrang boring dito, hindi katulad sa Pilipinas or sa ibang bansa. Madaming tao kapag lumabas ka. Pero dito sa Middle East, pag lumabas ka ganito, walang katao-tao. And lalo na ngayon may pandemic, talagang wala kang makikita. And usually nasa mall yung mga tao dito, especially ngayong summer, na sa mall lang nagpupunta yung mga tao. And and sa gabi lang sila lumalabas. And sa winter, ayan, madaming lumalabas. Pero pag ganitong summer, wala ka talagang makikita. Halagay, sobrang dilim na. Nakalimutan ko yung susi na hawak ko. Hindi pala sa para dun sa gate. Ang susi pala na hawak namin is itong... Can I talk about this problem? So, guys, we don't have the key. This is our father's key. And also, that's not the gate key. We don't have our key to open the gate. Show the gate that we're using. Ayan guys, sobrang dilim. Hindi namin alam kung nakikita nyo. Pero itong susi na hawak ko, hindi siya dito para sa gate. Para lang to sa pintuan namin sa loob. So hindi namin alam kung paano kayo makakapasok ngayon. Guys, hindi talaga kami makapasok sa bahay dahil talagang nakalock siya. And alam niyo naman yung gate namin, sobrang taas, sobrang laki. Hindi ko alam kung paano ako makirinig ng asawa ko dun sa loob. Kasi nga, nagkamali ako ng susi na nakuha. Pang loob lang to ng bahay namin. And yung key para sa gate, hindi dito kasama. Ako lang kasi yung may
may susi sa gate namin. And ayun, naiwan siya sa loob. Hindi ko alam. Nilock ko yung gate bago kami lumabas. So ngayon, nandito kami sa labas. Lakad-lakad muna kami. Hindi ko alam kung paano kami makakabalik sa bahay. Dahil alam ko natulog yung asawa ko. And hindi ko alam kung paano niya kami makirinig. And ngayon, hihintayin na lang namin kung mapapansin niyang wala kami sa bahay. And hindi ang mahirap pa nun. Hindi ko dinala yung cellphone ko. Nandun din siya sa bahay. Kasi, di ba, ang balak lang naman namin is mag-jumping rope sa baba ng bahay namin. So, ayun ngayon, hindi kami makapasok. Napagod na ako. Eh, nauuhaw na din ako kasi ganyan na pa kami naglalakad. And we're back, guys. Dito kami sa loob ng bahay. Buti na lang, nabuksan na aming gate. And munti ka na siyang masira dahil gumamit ako ng bato para talagang kalabugin yung aming gate dahil hindi magising-gising yung aking hubby. Kaya ayun, sa wakas nagising din siya and ganyan, magluluto na ako ng hapunan and late na. Magpipirituan lang ako ng isda kasi ayun nga, late na tayo nakapasok dito and sobrang kinabahan ako kasi nga baka tulog na tulog yung isa and then mamaya pa siyang kasi minsan nagigising siya ilang oras bago siya nagigising. So kaya kinabahan ako kasi baka magstay kami sa labas lang napakatagal and wala kaming dala-dalang mask and wala din akong pera. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. So ayun guys, magluto na muna tayo para makakain na din kami ng dinner. Malapit na tayo guys matapos magluto ng ating hapunan. And ito na yung naluto natin. Papakita ko sa inyo, ito yung brown rice na laging ginagawa ng asawa ko. Ano lang to, sibuyas and tubig. Ayun, saka kanin. And meron din siyang, nilalagyan din niya ng asin. Ayan. Kaya tapos lang namin guys kumain. And si Adam hindi pa tapos kumain, pero kaming mag-asawa tapos na. And gabi naman guys, thank you so much for watching. I hope you like this video. And if you do, kindly give it a thumbs up or of course subscribe to our channel. And baka mag-everyday upload na kami or daily vlog na talaga. Kasi napapansin ko guys, kapag every other day akong nag-upload or nagbablog, parang minsan naninibago ko palagi kapag mag-start na ako mag-vlog. So, ang gagawin ko, baka everyday na lang kami mag-upload ng video. And hindi na ako nakapag mahablangka today kasi alam niyo man nangyari na lock kami sa labas. So, late na kaming nakapasok and late na din kami nakakain. So, wala na kaming time para gumawa ng mahablangka. Baka bukas na lang guys tayo gumawa, okay? Thank you and see you in our next vlog. Bye! Hey, why I did not to say? Oh, say something. Bye-bye! Thank you for watching our video. And subscribe to our channel and bye!